welcome sa akin channel. Yan, welcome back at kakagawa ko lang ulit ng ano, ng video. Ang tagal din na hindi nag-upload. Yan. Yung pansinin yung ano, yung nasa ano kasi yung baby ko yon, pinaglalaroan niya aming ano, aming doggy. You go with the no. Stop. No. Yan. So today, gagawa ko ng ano, may nag-request sa akin ng gawa daw ako ng makeup look. Yan. So nag-request siya. Teka, wait lang. Tingnan natin kung ano. Nag-request daw nag-request siya ng makeup look. Ano daw ang gusto niya? Smoky eye. Yan. So gusto niya daw gumawa ko ng smoky eye. Gusto niya daw matuto nun. So, syempre, di ba, baling, ano, love ko kayo. Syempre, pagbibigyan ko kayo. So, ayan. Gagawa ko ng smoky eye look for today. So, na-request din to ni Joy Manalo. So, ayan. Nag-request siya na gawa daw ako ng, ano, ng smoky eye makeup. Pupunta na tayo sa ating video na makeup look. Siya na yung naglo-loading na naman ako. And, yun, tutok na kayo. And so, balik tayo dito. Gagawin ko ngayon, prep na ako ng aking face. Minsan, pagpasensya nyo na rin yung mga, ano, yung mga tunog-tunog dahil naglalaro ang aking baby at aming dog. So, magmo-moisturizer ako ngayon. So, aking moisturizer ay, ito, Eye White Aqua Moisturizer. Maganda to sa face. Sobra talaga, as in. Kasi nakakalambot siya. Ganito yung itsura niya. Pero pag nilagay mo sa face mo, yan. So, pag nilagay mo siya, para siya nagiging water na. Watery siya. Yan, nalagay ko lang sa aking face. Ang problema sa face ko ngayon, may breakout ako. Kita niyo, ha? Yan, nangangati siya. Nagka-breakout ako ngayon today. Dahil, nung karang araw, tinatamad ako. Tamad talaga ako maghugas na naman ng face. Kaya, yan. Nagka-breakout ako. Yan. Ang second naman natin na gagawin ay, syempre, ang ating primer yan. Makeup primer. Ito ang aking makeup primer. Actually, eye white din to. Kaso nilagay ko dito sa lalagyan. Para may ano naman siya. So, ito ang primer. Ginagamit ang primer para maprotektahan yung face natin sa paglalagay natin ng makeup. Yan. Kaya nagpa-primer. Yan. Pasensya na kayo. May aso-aso pa dito. Pwede lang natin ating primer. Kalat natin sa ating face. May SPF din to alam ko. Para syempre maprotektahan din yung ating face sa araw. Pero since di naman tayo naglalabas, dahil MSCQ na naman ngayon. Wala rin naman siyang use. Pero, ayan. Lagay natin sa ating face. Ayan, magpa-foundation ako ngayon. Ang aking foundation ay from Focolor Skin Evolution. Ayan. SPF. May SPF siya 15. Yung shade niya ay 2 porcelain. So, ayan. Hindi siya, para sa hindi siya sobrang full coverage. Pero maganda siya. Maganda siya sa face. Wait lang. I'll just get my lalagay na ako sa aking face. Gamit ako ng brush. Tungkol sa foundations, may yan na lang ako sa inyo. May tip lang ako sa inyo. Yan, tip. Sa pagpili ng ating foundations, diba, naalala nyo, ako ganito ko dati gumamit ng paghanap ng ano yun, ng color ng foundation. Diba, laging may swatch niya dito. Tapos, pag kasi yung kulay ng balat niya, ay, yun na yung foundation color. Pero, kailan ko lang ito nalaman. Hindi pala tama yun. And, sa paglalagay ng, paghahanap ng shade ng foundation,
Para makuha mo yung shade mo, mag-swatch ka dito. Yan. I-swatch mo siya. Then, yan. So, kung, then i-blend mo siya. Tapos, kung kakulay siya ng iyong balat, yan. Ibig sabihin, yun na ang shade ng iyong foundation. Yan. And also, isa pang tip, kapag ikaw ay acidic, kagaya ko, yan, acidic kasi ako eh. Merong mga foundation, dapat gagamit ka ng foundation ng 2 shades lighter. Yan. So, para sa mga foundations na kagaya to ng Maybelline Liquid Foundation, yan. Kasi nag-oxidize sila. Kaya, kapag acidic ka, mangingitim pa ang foundation mo. So, kailangan mong maghanap ng at least 2 shades lighter. Kanyari, ang yung shade ng aking shade ay number sa Maybelline Liquid Foundation, ang shade ko ay number 222. So, ang aking magiging foundation ay 220. Yeah, so kasi mag-aano pa siya. Mag-oxidize pa siya. Ito din, mag-oxidize din ito. Kaya medyo maputi pa sa mukha ko. Maya-maya mag-oxidize siya. Ano ang aking pro tip. Hindi naman pro tip, pero gusto lang ano sa inyo yung aking nalalaman. So yan, tapos na ang ating foundation. So yan, punta naman tayo sa ating concealer. Yan. So, ba't ko yan? Nakakontak lens kasi ako. Punta tayo sa ating concealer. Ito ang aking concealer. Marami siya. So, concealer and contour na rin siya. Ito ay from O2O. Bakit? Tanong niyo, bakit may green? Yan ay isang color corrector. Ano ba ang color corrector? Concealer din siya, pero basically, para siya pala sa pagko-correct, kasi nga corrector nga, diba? Pagko-correct siya ng kulay sa ating skin. Kunyari, may uneven tones tayo. Katulad sa akin minsan. Kung ngayong pimple ay kulay pula, ito ang gagamitin mo. Ipapatong mo siya. Dito, kunyari, ito pimple. Ipapatong mo yung kulay green. Ano mo lang yung green dito. Natas ng green, papatungan mo na lang siya ng ating concealer talaga. Yung color na talaga ng concealer natin. So, ganyan ang ating pag-color corrector. So, ito na, mag-concealer na tayo. Ang dapat i-concealer natin ay yung under eye. Ito madalas nakikita niyo sa mga vloggers. Bakit nga ba? Para sa akin, nilalagyan ko to dahil maitim ang aking ilalim ng aking mga mata. Yan. So, yun yung umayos niyo para sa akin. Yan. So, ang next step ay ang pag-baking. Ano ba ang baking? Ito, baking. Gagamit tayo ng Nichido na final powder. Ito. Kukuha tayo ng konti. Tapos, lalagyan natin yung part na inanahan natin. Nilagyan natin ng concealer. Ganyan, mag-bake. Para maging smooth yung itsura niya. So, punta naman tayo sa ating pagkikilay. Kilay naman ngayon. Ito ang aking pangkilay. Pomade ang gamit dito. Actually, di ko alam kung anong brand siya. Pero, ito ang aking pangkilay. Bigay siya. Kasi tayo ginagamit, diba, na pencil, yun ang ating nakagawian. Yun din ang nakagawian ko nun.
And meron din tayo yung powder. Ayan, meron din tayong ganun. Meron din tayong brow gel. Ito, nilalagay din dito sa highlight. Pero mas sanay ako sa pomade. So, ito yung gagamitin natin today. Okay, so, ito na. Maglalagay na ako. So, ayan, ito na ang aking kilay. Makapal pa siya, napapansin nyo. Meron ako, syempre, papakita ko sa inyo aking secret sa aking kilay on fleek. Gumagamit din ako ng concealer ulit. Yan. So, concealer aking ginagamit. Kaya, masyashape ko siya ng maayos kahit sobrang gulo niya. Ayan yung ginagawa ko. So, gagawin ko na yun ngayon. So, ito na ang aking kilayon, click. So, ano na tayo? Okay na tayo sa ating eyebrow. Yan. So, next naman tayo. Ngayon naman ang ating step naman ay, pagkatapos talaga magkilay at mag foundation, punta na agad ako sa aking eyeshadow. Yan. At dyan ako yan ang pinagbubugulan ko ng oras ko. So, ang ating eyeshadow mag-smoky eye look tayo. So, ang gagamit tayo ito. Ito ang ginagamit ko. Ito siya. Marami siya. Yan. So, ito ay Beauty Glaze Gorgeous Me Eyeshadow Palette. Binili ko to. Binili namin to ng sister ko. Yan. So, ito yung ginamit ko sa kanya nung gumraduate siya. Yan. Ako yung nag-makeup sa kanya. Sa ating eyeshadow look, actually, gagamit din ako ng ibang klaseng palette. Ito. Ito ang palette na gagamitin ko. Ito. Ang aking palette ay ito. Galing siya sa M&Co Cosmetics. Ito. Nakuha ko siya actually freebie siya nung umaten ako ng nila, makeup training nila. So, ito'y gagamitin ko sa isa sa gagamitin ko sa paggagawa ng smoky eyeshadow. Paano ba gumawa ng smoky eyeshadow? Actually, applicable to para sa ibang sa ibang mga makeups na assignment. Pag nag-eyeshadow ako, kaya yung mga eyeshadow, 'di ba? Yung dati pag nag-eyeshadow, yung isang kulay lang ganyan na lahat. Okay, napak ganun. So, natutunan ko to. Actually, hindi ko alam kung tama yung pagkakatuto ko dito. Pero ganito yung ginagawa ko simula noon pa. Nagbe-base ka. Kailangan mo mag-base na eyeshadow. So, ito. Gamitin natin. Yung medyo kakulay ng aking So, ito gagamitin natin. So, ito. Yan. Sa base. Gamitin natin. Pero actually, pwede rin gamitin to. Ito na lang. Ito. Yan. Yan na lang yung aking gagamitin. So, pag nag-eyeshadow ka, kuha ka ng product, then taktak mo yung sobra. Yan. Kasi para hindi siya masyadong makalat.
So then i-eyeshadow ko siya sa buong eye ko. Nalagay ko siya sa buong eye. Sa pas, kabila naman. Yan. So, yan na. Okay na yan. Then, punta tayo sa base. Hindi naman base. Hindi ko alam kung paano tawag sa mga ano ng eyeshadows. Pero yung susunod na color ko is ito. Itong gray. Gumagawa ako lagi ng mga eyeshadow sa akin eyeshadow na kulay. From lightest to darkest. Yan. Ganyan ako mag-ano. From lightest to darkest. So, ito, gray, pinaka-lightest. Kuha ko. Takta ko siya. Para, ano, para mawala yung... Mas okay na yung pakunti-kunti yung kulay mo kaysa sa sobra ka. Mas mahirap magbawas kaysa magdagdag. Yan, sa ating eyeshadow. So, yan. Iaano ko siya dito sa labas ng aking ano, crease. So, i-blend ko siya ng pakunti-kunti. Dab-dab lang, tas ikot. Yan. Para magkulay siya. Kung napapansin niya, nagkukulay gray na siya. Maganda yung pag-build ng ganitong kulay. Kaysa naman sa biglang itim na pak, ganun, mukha kang panda. Yan. So... mas maganda yung ganito. Sa inyo na mapanood yung aking pag-makeup yan kahit na lakay. Yan, okay na ang ating first layer ng ating eyeshadow. Ito naman tayo sa second layer. Lang. Gamit ako ng mas darker. Yeah. Gamit tayo ng mas maliit na ano, brush. So, siguro ito, marker siya. Gamit ko. Tapos, mas, ang gagawin nyo, mas bababaan nyo lang siya ng konti. Bababaan nyo lang siya ng konti. Kaysa dito sa first layer natin. And, yun na. Next step naman tayo. Ano pa bang hinahantay natin? Ang next step naman ay ang ating darkest color na ay black. Yan. So, black naman tayo. Ito yung gagamitin ko. Yan, mas maliit siya. Kuha tayo ng black. Yung excess. Then, dito na tayo sa crease. So, yan. Ito na ang ating smokey eye look. Yan, o, diba? Bongga. Maganda siya. Siyempre, dapat dapat lagyan din natin actually yan sa ilalim. So, lalagyan ko siya. Konting ano lang naman.
bongga. May eyeshadow na tayo. May meron na tayong ayan na ating smoky eye. Punta naman tayo next. Gagawin natin, magpo-contour tayo. Ayan. May dalawang klase ng contour. Ang ating liquid at stick powder. Yeah, powder. Powder at cream contour. Yeah. So, yun ang ating ano, yung ating types ng pagko-contour. Hindi ako sanay sa ano, sa powder. Actually, hindi rin talaga ako sanay mag-contour sa totoo lang. Pero yun talaga yung pinapractice ko. Nahihirapan talaga ako doon. Pero sana yun, natuto na rin ako kahit papaano. Gamit ako ng ito, cream. Ito, gamit ako ng stick. Tapat dito yun. Pero alam ko, natuto na rin naman mag-contour. Alam ko kung paano siya. Dapat pag mag-contour ka dito, tapos hindi lalagpas sa yung mata. Dito na. Para ano yan, so blend na natin siya. So, yan na ating pagka-contour. Hindi naman. Contour pa natin yung ating nose. Dito gagamit na ako ng powder. Gagamitin ko is itong Advance. EB Advance Contour Powder. Ayan. So, so, yan na ang ating pagka-contour ng aking nose. Ang kailangan na lang natin gawin ay ilagyan natin siya ng highlighter. Gamit tayo ng highlighter. Ang ating next, ano pa ba ang ating next? Ngayon naman ay magbablush on tayo. Blush on natin ay dapat medyo dark din. Next naman is mag-highlighter tayo. Mag-highlighter tayo ng face. Gamitin ko ulit tong detail. Highlighter. Yan. So, after that, syempre, punta naman tayo sa ating lipstick. Pero first pala, kailangan ko muna maglagay ng eyelashes. So, lagay ko muna siya. Lagay ko ng aking eyelashes. Punta naman tayo sa ating lip
lipstick. Ayan. So, gamit ako ng Creamy Velvet Lip Dip from Sugar Dust. Ayan. So, isa to sa aking mga nagustuhan. Kasi dark siya. And pwede din. Ne? Pwede din siya sa dark makeup. So, ito nyo naman, ito na ating makeup look. Ito na ating, finished product. Ang ating, dahil ito yung nga pala yung ginamit ko na lipstick. Dahil, syempre, kailangan dahil dark ang ating eyes, dapat dark din na ating lips. So, kaya itong aking napiling lipstick. Actually, dahil ito din yung pinaka, ito din yun lang yung may pinaka dark ako na lip cream. So, ito yung aking, sorry, kaka-lipstick. Nasanay kasi ako sabi ng lipstick. So, lip cream pala to. Kasi hindi siya stick. So, ito na aking final look kasama na aking hair. Yan. Ah, diba? Bongga. Ganda. Straight na yung hair ko sa wakas. So, thank you so much sa panonood ng aking vlog. Thank you so much sa panonood ng aking vlog. Ang aking video today. Kung may gusto kayong i-request na makeup look, pwede nyo akong i-message or pwede kayong mag-comment sa Facebook ko. Ang aking Facebook account ay Chosen Lady Rivera. Ilagay ko rin syempre sa description ng aking Facebook page. Kung gusto niyo sumali sa aking giveaway updates, sa ating pag-giveaway, pwede niyo akong i-message. Yan. So, yun lang. Thank you so much sa panonood. I love you, mga bebs. Kung meron ulit kayong suggestion na gagawin kong look, notify nyo lang ako. Yan. So, tuturuan ko kayo. And thank you so much. I love you all. Goodbye. God bless you.